Yun, muli magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay April 14, 2023. At maraming salamat sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa pagtatalaga niya dito po sa ating bago, ngunit luma, ano? Kasi bakit luma? Dati po kasing chief of staff ito, kaya ito po ay tinutuligsa ng mga anti-Marcos dahil dilawan daw. It happens naman na siya po talaga ay naitalaga ng Aquino administrations bilang chief of staff noong pangulo pa ito pong si Noynoy Aquino. Siya po ang naging hepe ng Armed Forces of the Philippines at ngayon naman hepe po ng Bureau of Corrections. Salamat dito po kay Director General Gregorio Katapang Jr. dahil mukhang patuloy na pong nagbabago ang sistema dyan po sa Bureau of Corrections sa kanyang pamumuno. Sa balita po na ating papanoorin, 700 mahigit na security guard dyan po sa maximum security compound o mga jail officer po natin, ano, correction officers, ang kanyang tinanggal sa pwesto dahil sa samut-saring mga irregularidad na kanilang ginagawa dyan po sa maximum security compound. At ito na po ay simula ng pagbabago. Hopefully, ang mga pagbabago na ito sa Bureau of Corrections ay patuloy po nating makita dahil alam nyo naman, wala pong parusang kamatayan dito po sa ating bansa. Ang mga nakagawa po ng heinous crime at iba pang mga krimen ay ikukulong lamang hoping na mabago po sila, makorek po, ma-reform, at maibalik po sa mainstream of society. Kaya naman kung palpak po ang namumuno sa Bureau of Corrections, eh baka hindi po mabago ang mga convicted felon po na ito at pagka nanumbalik po sa mainstream ng society ay muli pong gumawa ng krimen at maging sakit pa ng ulo ng ating bansa. Kaya patuloy po sana nating suportahan ito pong si Gregorio Katapang na sa kabila po ng mga pagtuligsa ng mga kalaban po sa politika at ng mga sumusuporta particular dito po kay Gerald Bantag, eh patuloy lamang pong gumagawa sa kanyang trabaho bilang Director General ito pong si Gregorio Katapang Jr. Panoorin po natin ang balita po kahapon ng GMA at ito nga po ay nagsasaad ng 700 prison guard ng Bilibid Maximum Security Compound at ang hepe po nito ay inalis po ni Director General Gregorio Katapang sa kanilang mga pwesto. Panoorin po natin ang balita mga tol. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay sinibak sa pwesto ang lahat ng 700 prison guard sa maximum security compound ng Bilibid, pati na ang hepe nito. Mantakin nyo ba namang kahit oras ng duty, nasa bahay lang umano ang ilan at nagpapapirma lamang ng attendance? Meron namang imbes na nagbabantay, eh nagpapalamig lang umano at meron pang naging tagatago ng pera ng mga preso. Grabe, ano? Biruin mo, pinapasahod ang mga ito. Alam nyo ba kung magkano po ang sahod ng correctional officer? Parehas po ito sa kapulisan. Uniform service po kasi ang Bureau of Corrections. Nagsisimula po ang sahod nila sa salary grade 10. At kung yan po ay itatranslate natin sa peso, nagkakahalaga po yan around 26,000 pesos. Ano, para po sa kanilang basic salary sa pinakamababa ang katungkulan dyan po sa Bureau of Corrections. Ito po yung pagkakasunod-sunod ng ranggo ng mga yan eh. Kung titingnan po natin ang batas, ang Republic Act 10575, the Bureau of Corrections Act of 2013, ang mga ranggo po ng mga namumuno po dyan sa ating Bureau of Corrections sa 7 prisons and penal farms, particular sa New Bilibid Prison, ay ang mga sumusunod. Corrections Officer 1, Corrections Officer 2, 3, Corrections Senior Officer 1, 2, 3, 4, Correction Inspector, Senior Inspector, Chief Inspector, Correction Superintendent, at saka Senior Superintendent and Chief Superintendent. Pagdating naman po sa command group, ang mga namumuno po dyan, syempre pinangungunahan po ng Director General at assisted po iyan ng kanyang deputy for corrections na meron pong ranggong Deputy Director General at ang cabinet positions po nito ay assistant secretary. Ang director general ay undersecretary. Yan po ay alam na po natin dahil hindi naman po may kakaila sa harapan po ng publiko kung ano pong kontrobersiya
ang inabot po ng Bureau of Corrections sa mga nakalipas na buwan. Banggitin lamang natin muli sapagkat ito naman ay facts na, no? Si Gerald Bantag ay namuno po dyan since, kung hindi ako nagkakamali, November 2019. At nung namuno po siya dyan, akala natin na mababago na ang sistema sa loob ng Bureau of Corrections, pero lahat po pala ay pawang mga publicity lamang. At kinalaunan, lumabas ang mga anomalya at ang pinakamasakit po dito, ikinamatay po ito ng dalawang katao. Una si Percy Lapid, pangalawa, yung naging bahagi ng pagpatay kay Percy Lapid na si Jun Villamor. At dahil po dyan, sa ngayon meron na pong warrant of arrest itong si Gerald Bantag, kaugnay una ng pagpatay kay Jun Villamor. Nakalulungkot dahil yung kay Percy Lapid, wala pa pong inilalabas na warrant of arrest ang korte sa Las Piñas City. Pero ang Muntinlupa City Regional Trial Court ay naglabas na po ng warrant of arrest ng isang araw at kahapon ito po ay sinerb na ng ating mga kapulisan sa address na nakalagay doon po sa warrant of arrest. But unfortunately, nowhere to be found so far ito pong si Gerald Bantag. Hindi natin alam kung ito po ba ay susuko, kung ito po ba ay magtatago o kung sakaling abutan po ito ng ating mga kapulisan o ng ating otoridad, kung ito po ba ay manlalaban. Who knows? Hindi po natin alam yan. But going back, dito po sa issue, nakakadismaya na hanggang sa kasalukuyan, may mga ganitong uri ng mga public servant natin dyan po sa Bureau of Corrections. Buti na lamang, hindi sila tinotolerate ngayon ng bagong Director General na si Gregorio Katapang Jr. At syempre, yan po ay ipinasasalamat natin kay Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi po siya nagkamali sa pagtatalaga dito po kay Gregorio Katapang Jr. Panoorin po natin muli ang balita, mga tol. Nakatutok si Jonathan Andal. Nagkagulatan kanina sa Bureau of Corrections sa utos ni Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. biglang sinibak sa pwesto ang hepe ng Maximum Security Compound, pati na lahat ng 700 prison guard doon. I'm not seeing any improvement on the manner of how you handle the Maximum Prison Compound. I still... Oh, yan ha. Diba? Napaka... bold ng actions na ito ni Gregorio Katapang, Director General ng Bureau of Corrections. Matapang na action po yan dahil sigurado yung 700 na security guard dyan po sa Maximum Security Compound, yung prison guard, ay ipapatapon po yan sa iba't ibang penal colony. Mapapanood po natin dito sa balita maya-maya kung saan po sila ilalagay. Dahil ayon po sa kanya, overkill ang pagbabantay na ginagawa po nitong mga prison guard dyan po sa New Bilibid Prison. Eh supposedly, ang dapat daw is, ang ratio is 1:7, pero higit po yata ang nangyayaring pagbabantay nila. Tapos may mga ganyan pang pagkakataon na hindi naman pala nag-duty, nasa bahay lamang, ginagawa pang parang bangko yung kanilang mga sarili para pagkatiwalaan ng pera ng mga inmates. Pero ang kapalit, syempre, pera din. Kaya hindi po yan tama. Ano? Salamat na lamang at napapansin ito ngayon ng pamunuan ng Bureau of Corrections at hindi po ito tinotolerate. Dahil kung ganyan po patuloy na mangyayari dyan sa Bureau of Corrections, wala po tayong ine-expect na pagbabago dito po sa mga persons deprived of liberty. At nakalulungkot po yan dahil kapag sila po ay lumaya at hindi po sila nakapagbago, definitely uulit at ulit po yan sa kanilang pagkakamali sa batas. Panoorin po natin patuloy ang sinasabi po dito ni Director General Gregorio Katapang Jr. Received information of misdemeanors. Yung mga CCTV na nilalagay ko, binabaliktad nyo pa. Outright na violation of specific orders. Natuklasan din daw ni Katapang na may mga gwardyang nasa bahay lang habang oras ng duty at nagpapapirma lang ng attendance. Kung wala sa bahay, nasa ilalim daw ng mga kawayan at nagpapalamig sa Agri-Industrial Park ng Bilibid imbis na nagbabantay sa mga preso. Nabisto rin ni Katapang ang mga gwardyang tagatago ng pera ng ilang PDL. 1,000-2,000 piso lang kasi dapat ang perang pwedeng hawakan ng mga PDL kada araw. Pero may ilan na nakakatanggap ng 1,000-1,000 pisong padala mula sa labas. Kaya para di mabukeng, pinapatago nila ito sa mga gwardya. Nakakapagtaka, di ba? Bakit sila makaka-receive ng mga padala na 1,000-1,000 ang halaga?
Samantalang hindi naman nila magagamit yan sa loob ng New Bilibid Prison. Eh ano ang ibig sabihin nun? Merong mga kalakaran na talagang nangyayari dyan sa mga nakalipas na panahon na tinotolerate ng mga dating pamunuan. O, alam nyo naman sino, kung sino-sino ang mga naging namuno dyan sa Bureau of Corrections. Pero nakaraan na po yon. Ang mahalaga, nananagot na kung sino man ang mga gumawa ng pagkakamali at ngayon, hindi na iyan pinahihintulutan sa pamumuno nitong si General Gregorio Katapang. Palit din ng salapi. Imagine na magpo-post kayo, ang wallet laman ng wallet nyo, mga hundreds of thousands. Di ba dapat wala na kayong dalang pera pag umag-post kayo kasi wala naman kayong bibilihin dyan, magbabantay lang kayo. Agad pinalitan kanina ang superintendent ng Maximum Security Compound na si Corrections Chief Inspector Lucio Guevara. Ang pumalit, si Corrections Senior Inspector Purificacion Hari, na pinakilala rin agad sa mga leader ng PDL sa Maximum Security Compound. Ang 700 gwardiya naman, papalitan ng 300 bagong prison guard na karamihay kakagraduate lang sa training program ng Bucor. Ito, maganda itong actions na ito ni General Katapang eh. Alam nyo mga tol, yung mga newly graduate na trainee, mga idealistic pa po iyan. Ibig sabihin, ang point of interest niyan kung ano talaga yung kanilang sinumpaang katungkulan sa kanilang profesyon na pinili. Kaya kung mapapanatili po ni Gregorio Katapang, ito pong ganitong sistema, hindi malalason ang isipan ng mga bagong corrections officer at maganda po iyon sa hinaharap. Dahil kapag ka hindi na-impluensyahan ng mga persons deprived of liberty ang mga bagong corrections officers dyan, hindi po maglilipa na ang mga illegal na gawain dyan po sa loob ng New Bilibid Prison. Tama na, sawang-sawa na po tayo sa every now and then na napapanood po natin sa balita na samut-saring mga katiwalian ang nakikita po natin dyan sa loob. Eh kung tutuusin, wala na dapat mga ganyang uri ng katiwalian dahil nakakulong na ang mga persons deprived of liberty. Pero like for example, nakakakalakal pa ng illegal na droga. Tapos nakakakontak pa ng mga mamamatay tao sa labas. Kaya nga po namatay si Percy Lapid eh. Diba ang kwento po kay Percy Lapid, ibalik lamang po natin sa ating mga alaala. September 5, 2022, tinalakay po in particular nitong si Percy Lapid ang issue ng Cinderella Man. Pero prior to that, makailang beses niya nang binabanatan itong dating Director General na si Gerald Bantag. Ang pinaka-highlight ng pagbanat nitong si Percy Lapid ay yung hindi na maipaliwanag na kayamanan di umano nitong si Gerald Bantag at ang paggamit ng mga sasakyan na hindi naman niya po pag-aari. Kaya naman, doon sa kanyang video, bagamat wala po siyang pinangalanan, pero tinutukoy po doon ang mga sasakyang ginamit nitong si Gerald Bantag, pati ang bahay na kanyang inuupahan sa isang eksklusibong subdivision sa Laguna. Ang nakalulungkot, dahil po sa mga tiwaling prison officer, nakapasok ang impormasyon mula sa labas at mula sa loob palabas na nauwi po sa pagkakapatay dito po kay Percy Lapid noong October 3, 2022. Paano nangyari? Kasi ganito po iyon. Nagpahanap ng mamamatay tao, di umano, itong si Gerald Bantag sa mga leader ng gang dyan po sa loob ng New Bilibid Prison. At una, ang naalala nung isang si June Villamor ay ang kanyang kaibigan at kababata na si Bakoto. Ano? Ito pong si Bakoto ay nakakulong ngayon sa Bureau of Jail Management and Penology na sa kasong illegal drugs. At ito ngayon yung kumontak sa isa rin nilang kababata na nasa labas na nagngangalang Joel Escorial. At itong si Joel Escorial ngayon ang nag-execute ng kanilang plano noong October 3 kasama ang certain Orlando at saka siblings na Dimakulangan. At doon na nga po nagsimula ang lahat ng kalbaryo nitong si Gerald Bantag. Pero alam nyo mga tol, salamat dahil sa kabila po ng pagbubuwis ng buhay nitong si Percy Lapid, nakalulungkot man iyon, e nalantad naman po sa harapan ng publiko ang mga katiwalian dito po sa Bureau of Corrections. Sana sa pamumuno po nitong si Gregorio Katapang,
Huwag pong masira ang pagtitiwala na ibinigay po sa kanya ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Huwag sanang madawit sa anumang aligasyon o kontrobersiya ang kanyang pangalan katulad po ng nangyayari ngayon sa pamunuan po ng Philippine National Police, particular si General Azurin. Hindi ko hinuhusgahan si General Azurin, pero ninanais po nating madinig na ang kanyang panig nang sa ganon. Alam naman po natin kung saan po tayo pupwesto. Mahirap naman na sasabihin po natin patuloy tayong nagtitiwala sa kanya, pero hindi naman po siya nagsasalita. Kaya sana magsalita na po si General Azurin. At yung pangyayari na yan kay General Azurin ay hindi po mangyari dito po kay General Katapang. 15% sa kanila ay mga babae. Yung mga magiging gwardiya kayo, yung mga nang naka-unit ng uniform, walang bulsa, walang pocket, walang lahat. Para wala na kayong isisiksik, wala na kayong itatabing cellphone. So we will provide you the body cam. You can communicate within your unit using the Bucor communications. Sa ilalim sa isang buwang refresher course sa mga sinibak na prison guard, saka ipadadala sa mga probinsya at hindi na raw pababalikin pa sa Bilibid. Yung iba, dadalhin ko sa Iwahi. Kasi yung iba... Magandang balita po yan kasi yan kasi ang problema talaga eh. Dahil nga po parang naging kultura na diyan po sa New Bilibid Prison ng mga kamag-anak, mga kakilala, mga mismong prison guard ay nandiyan na mismo nakatira. Kaya parang immune na po sila sa sistema. Ito pong ginawang aksyon ni General Katapang, magdudulot po ito ng pagkakalansag ng illegal na aktibidades diyan po sa loob ng Bureau of Corrections. Dahil nga naman, kung hindi na sila naka-assign diyan, tapos bagong lugar yung kanilang pupuntahan, eh tingin ko magdadalawang isip na ang mga ito na gumawa pa ng hindi maganda sa kanilang bagong posisyon. Higit sa lahat, sana po sir, kung talagang mapapatunayan na merong kasalanan ang mga nabanggit na tinanggal nyo sa posisyon, hindi lamang sa posisyon sila matanggal kung hindi sa pagiging miyembro ng Bureau of Corrections. Ang penal colony, nagre-reklamo sila kasi kulang daw sila tao. Ako rin nagtataka, napakaraming tao dito sa headquarters. Overkill, kailangan lang sa isang post mga dalawa, tatlo, nagiging sampu. Ang mga gwardiya diba? Mapapatunayang may paglabag. Nakalulungkot yun, ano? Sobrang dami nila tapos wala naman palang ginagawa. Pabahay-bahay lang, papahinga-pahinga lang, parang bangko pa. O, lahat naman yan ay aligasyon pa lamang sa kanila. Pero hindi naman magsasalita itong si Gregorio Katapang ng mga katulad ng kanyang binabanggit kung wala po siyang pinangahawakang mga ebidensya. Kaya sana, inuulit po natin, ito po ay mauwi hindi lamang sa pagkakatanggal sa kanilang posisyon kung hindi pagkakatanggal nila sa serbisyo kung talagang sila po ay gumawa ng mga illegal na yan diyan po sa Bureau of Corrections. Sasampahan ng reklamong administratibo o kriminal. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Horas. Kaya muli at salamat dito po kay Director General Gregorio Katapang na sa ngayon hindi po matanggap ng mga anti-Marcos forces, particular mga panatiko nitong si Gerald Bantag. Wala na kayong magagawa. Ang idolo ninyo wanted na sa batas. Gumawa siya ng mali at kailangan niyang patunayan ito na wala siyang kasalanan. O rather, sabihin ko na lamang na ganito, patutunayan ng prosecution na siya ay may kasalanan at ipagtanggol niya ang kanyang sarili kung talagang wala siyang kasalanan. Ang mahalaga dito, nakikita po natin na umiiral ang hustisya sa kasalukuyan. Kahit ikaw ay makapangyarihang tao, hindi ka sasantuhin ng batas at mananagot ka kung ikaw ay may kasalanan. Yan muna ang ating maikling live streaming mga tol sa oras na ito. Pansamantala muna tayong maghiwa-hiwalay. But before that, syempre, maraming salamat at magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout sa lahat po ng ating mga manunood sa top